Okay na po. So, comment ko to doon sa lecture nyo, doon sa mga tao doon sa Bordeaux kagabi, okay? So, ang nakikita ko doon, yung mga tao, dalawa pa rin, no? Isang medyo interesado pa, yung iba, wala na, no? Kasi naririnig ko doon sa background nyo, maraming paikot-ikot ng mga tao, wala lang. So, yung mga nasasabihin nyo, medyo may interest, di ba? Opo. O, ngayon, nakikita ko doon talaga na mayroon pang pag-asa, na maintindihan ng mga tao yung sinasabi natin, kahit na sinasabi natin ng tao totally depraved, di ba? Pero nandun nga, yung common grace ng Diyos, sabi nga ng mga theologians, andito pa rin, totoo yun, no? Na hanggat wala yung tinatawag na pag-alis ng Holy Spirit dito, tsaka ng church, yung restrainer, meron pang pag-asa yung mga tao. Bagamat sabi sa Bible, napakahirap, no? Yung sa 2 Timothy chapter 3. At sa uling araw, talaga magtsaga ka nalang magturo. So ano itong sinasabi natin? Ang presumption natin dito, ano tayo, ha? May Holy Spirit at yung Bible, kinoconsider natin as the Word of God din. Maraming klaseng Word of God dyan, eh. Okay? Ikaw na lang nagsabi, yung katukayo mo si John the Beloved, sabi niya, in the beginning was the Word. Yun ang talagang original na salita ng Diyos. Pangalawa, ano nagkataon tao siya? Si Jesus Christ. Nung mamatay siya, nilibing, nabuhay mo ulit, tumakit sa langit, at bumaba yung Holy Spirit, yun, marinding gospel din yun. O kaya, salita ng Diyos, di ba? At ang alam lang ng mga tao na salita ng Diyos, yung Bible. Yung Genesis to Revelation. Having said that, gusto ko magpunta na muna tayo sa Revelation, sa Genesis, kasi tinitiyak natin sa loob ng konting pag-uusap, yung dulo nito, makinabang kahit pa paano yung mga nakikinig. So, ano yung pwede nilang pakinabangan ngayon? Focus muna tayo doon sa pinag-uusapan nyo kanina, doon sa good and evil. Kasi ang problem ng kabataan na nagtatanong sa inyo, matalino siya. So, ang sabi niya, kumbaga, hanggang ngayon, medyo may problem sa kung saan ang origin, saan galing yung good and evil. Sasabihin ko na agad, ang origin ng good and evil, ang Diyos at saka yung hindi Diyos. Nakikita ko sa t-shirt ni Adrian nung isang araw, nakalagay, God is, everything is not. May period pa sa pagitan ng God is, ha? At saka nung everything is not. So yung quotation na yun, nag-i-imply na Diyos lang good. At anything that is not God is not good. Okay? Para sinabi ni Jesus Christ nung nandito siya, why are you calling me good? No? There is only one that is good, no? Who is good? Diyos lang. So, kahit na si Jesus Christ, anak ng Diyos, hindi niya kinlaim na siya yung absolute good. Kasi, nagkataon-taon ang Diyos, mamagitan niya, kumbaga, relative good lang yon. At maraming klaseng good. May absolute. Depende kung anong worldview ka nang umusap. Ito yung pinagtatalunan ng mga tao sa bundag di kapag hindi dinidefine kung ano yung absolute good. Sa akin, ang absolute good lang, yun talagang original God. Okay? So, punta tayo sa baba ng Diyos. Lampasan natin si Lucifer. Kanina, diniscuss niyo na yon. Doon sa pag-usap niya doon sa boardwalk. At may konting buryong doon. Kasi boardwalk nga. Kapag pinag-uusapan niyo, yung mga taong kausap niyo, lalo na yung masyadong naniniwala sa inerrancy at saka infallibility ng Bible, siyempre hindi nila, wala sa Bible yan, okay? At pag wala sa Bible, yari ka na, okay? Anything that is outside of the Bible is not true. Yun ang philosophy ng ibang mga evangelical din. Yung iba hindi naman, okay? So, doon muna tayo kay Adam. Si Adam, nung binawalan ng Diyos, hindi ko na kukonsider yung mga detail nito. Itutumbukin ko na lang agad yung popular belief at saka common knowledge ng mga Christians na hindi nila pwedeng pagdebatehan. So doon sa Garden of Eden, binawal ng Diyos yung kumain ng Tree of Death. Tatlong puno, kumbaga, dalawa yung prominente. Yung Tree of Death, actually prominente ito. Ito yung nakadiin sa Bible, kumbaga, ang Diyos nangungusap pa, may megaphone pa dyan. Yeah. Okay. So bawal yan, bawal kainin yung Tree of Death. No, kasi pag ginahin nyo yan, mamamatay kayo, sabi ng Diyos. No? Ang pangalan nga pala noon, ulit ko, good and evil. Hindi man sana, so kanumang bagay na nasa isip ng mga nakikinig natin. Good and evil. Ipe-press natin. Yung isang sinasabi nyo kanina, yung good, Luciferic. Lucifer. Yung evil, Satan. Okay, maliwanag na yun. At kanina, in-explain nyo na yun. At sa mga ibang YouTube natin, sinabi ko na kung anong ibig sabihin nun. Pero bago pa yan, ito yung sisingit ko pa. Yung good and evil sa mind ng Diyos, hindi lang doon nagsisimula, okay? Nagsisimula yan sa Kanya. Nasabi ko na, only God is good, everything that is not good is relatively evil, o kaya evil na evil, okay? So ano yun? Ang nasa mind ko ngayon, without doing so much theology, sasabihin ko na lang, ayaw ipakain ng Diyos yun, ha? Kasi, pag kinain nila yun, mapipilitan ng good God, no? Good God, na magkatawang tao, evil, okay? Evil, whatever you may call it, relative evil, whatever evil, magkakatawan tao siya ultimately pag kinain ni Eva at saka ni Adan yung puno ng kamatayan na yon, ng pangalan good and evil. Dito sinasabi ko na yung good, yung God.
yung evil, magkakatawan tao. At magiging creation siya. In fact, aakuin niya yung kasalanan ng humanity at magiging parang si Satanas na in-exemplify o tinitipify ng tungkod ni Moses na may ahas na bronze, na bronze doon na nilalarawan na yung Panginoong Jesus. Thousands of years before Christ came, 1,500 years, eh talagang aakuin niya yung pagiging makasalanan at mga kasalanan ng mga tao para siya yung mamatay. Sa kabayaran ng kasalanan ng kamatayan, siya mamatay, living, at alam na natin ang rest of the story. So, ano yung sinasabi ko rito dyan? Ang original na dapat maintindihan ng mga tao bago pa yung good, Luciferic, evil, satanic, eh yung good God, mapipilitan na magkataon tao at mamatay para sa atin. Okay? Good, evil, death. O, nandun na naman yan, ha? So, ano yung point dito? Bago pa yung kaninang dinidiscuss yun, dapat maintindihan ng mga tao yun. Ayaw niya. In fact, para suporta ng aking argument, nung si Jesus Christ nasa Gethsemane, ito alam ng mga Christians, ayaw niyang mamatay. Tama? So, ayaw niyang mamatay. And yet, nandun yung Holy Spirit ng Diyos sa kanya. So, doon, para ko nakikita, nag-throwback, nagpa-flashback sa mind ni Jesus Christ yung bago pa siya dan mamili, ay talagang ayaw ng Diyos yung siya bilang good God, tapos magkakataon tao, at papatayin siya ng creation. O, yun ang unang dapat intindihin. Pangalawa, yun nga, yung, di ba, sabi ng Diyos kay Adan, tsaka kay Eva, bawal kainin. O, pero sabi ni Eva, pati ipuin. Bawal ipuin. O, dinagdagan niya yung salita ng Diyos. Yung iba, hindi ko na babanggitin yung mga Bible verse kasi basahin nilang nalang yung Genesis. Ang dinidihin ko lang yung hindi ganong na-explain ng mga theologians at sa tingin ko, dahil may Holy Spirit naman na nahabag sa atin at kinukwento niya sa kalagitnaan natin to, not mystically, no? But by his means, no? Yung illumination na tinatawag natin. Na kaya sinabi ni Eva yon na huwag ipuin, dagdag yon, kasi nga bukas makalawa, yung pinagbabawal na tree of death na yon ng pangalan good and evil, huwag kainin, ha? Unang-una, huwag kainin. Ang ibig sabihin, magkakasala sila, mamatay sila, mahiwalay sa Diyos, hindi lang temporal, kundi eternal. Pero pag nagkasala na sila, ang provision dyan, dapat ipuin. Okay? Dapat ipuin. So, yung sinabi ni Eva, kumbaga, prophetic in a sense, kaya lang negative muna dating. Kasi nga, hindi naman inutos ng Diyos eh. Okay? So, anyway, nangyari na yun. Ang ibig sabihin ng Diyos, bago pa mangyari yung lahat, kontrolado niya lahat. Kahit nakainin niya yung tree of the knowledge of good and evil, which is the tree of death. Kay Lucifer, kay Satanas. May plan B ang Diyos. Magkakatawan tao siya, yun na, gospel, mamamatay siya, ililibing, mabubuhay, magulit, akit sa lahat, babaeng Holy Spirit. At sino man yung ma-identify dyan, ibig sabihin ma-identify, ihipo. Okay? May ets ba yun? Ihipo. Meron, no? Ihipo. Ayan eh, masisave. Parang yung mga natuka ng ahas ng panahon ni Moses, ay lang, titingin lang doon sa tinas na Paul ni Moses na may brazen serpent, gagaling, okay? Parang sinabi ni Kristo, I'll be lifted up. Yun, mamamatay siya dahil sa atin, tataas sa daigdig na to sa pamamagitan ng cross, ang lahat ay maliligtas. So, kung talagang hihipo sila doon sa nangyari, sa tree of death na yon ng pangalan good and evil. Pero hindi na ito, yung original na sinasabi ko rin na huwag kainin. So, before, huwag kainin. After the fall, eto na nga, humanity for 6,000 years na pailalim sa lost, sin, and death, pwede nang ipuin. Kaya nga yung mga Israelita sa Old Testament, meron tinatawag na ceremonial law na kung saan pinapatong yung kamay na saserdote doon sa sacrificial goat, no? Na kung saan pinapatong yung kasalanan ng mga Israelita by the virtue of the imputation na kung saan napupunta sa kambing, no? Yung sacrificial animal na yon sa pamamagitan ng saserdote plus yung tinatawag na scapegoat. O doon, ina-identify. Ang dinidim ko lang dito, yung laying on of hands. Na-identify yung kasalanan ng mga Udyo, yung mga Udyo, doon sa pagpatong ng saserdote, doon sa naglalarawan na animal na yon na kung saan walang iba, sa ngayon, ang anti-type noon ay si Jesus Christ. So, dinidim ko rito, Drian, yung sinabi ni Eva na huwag ipuin. Okay? In fact, pagkatapos kainin yung tree of death, ang kailangan na ngayon ipuin. Ma-identify. O kaya manampalataya. O doon na nagkaroon ng problem. Pag sinabing manampalataya kay Jesus Christ, tama na sana yan. Kailangan yung content, yung substance ng faith na wala. At ito nga yung sinasabi natin, lagi natin laman na kailangan na matay kayo kamukha ni Kristo, ni Libing, na buhay mo ganito, tumakin sa langit, asin, nangyari lahat sa iyo, literal, physical, by faith, doon palang papasok.
yung Holy Spirit. Spirit. O, so anong natutuwa niyo ron? Kung bago ako ituloy, bago ko ituloy, baka mamaya walang nakuha yung mga... Hindi, question lang. Sige. Yung sinabi ni Ebang yun, added niya yun, hindi offer ni Satanas. Tama ba? Oh, sa kanyang nagaling yun. Nagaling lang sa kanyang... Ano? Oh, pero sabi ko kanina, prophecy, na even though hindi intentional sa position ni Eva, pero dapat yun ang mangyari ngayon. Na prophecy. Hindi yung huwag kainin, o huwag ipuin, no? Kundi ipuin. O, yun ang kailangan ngayon. So, una, pinagbawal ng Diyos na kainin yun, pinulit ko, kasi nga, mapapailalim ang tao sa good and evil, luciferic, satanic, which is doon sa diagram natin, nasa left, no? Lahat ng gagawin mo dito, kay good or evil, kay religious, kay political, economic, moral, ano yan, kasalanan, at ang kaberan, kamatayan. So, pagkatapos mangyari yung kasalanan na yan, ang kailangan ngayon, ma-identify, o mahipo. Na si Eva, sabi niya, bawal, okay? Na yun dapat ngayon ang gawin. Ipuin ng mga tao yung tree of death na yun. Okay? Parang yung sabi ko nga kanina, inulit-ulit ko yung poll ng tinaas ni Moses doon sa ilang, na kung saan naligtas yung mga tao na wala yung kanilang epekto ng kamandag ng mga as dahil tumingin lang sila. Okay? Sa kaso yun, hindi touch, kundi tingin. Alaala ko, si Maria Magdalena, di ba, nung magulit ang Panginoon Jesus, kauna-unahan siyang bumisita doon sa tomb ni Jesus Christ. Nung makita si Jesus Christ na dalit-salita, awakan ni Mary Magdalene, okay? Sabi ni Jesus Christ, noli metang ere, okay? Naging libro pa ni pangalan ng libro ni Rizal. Touch me not. O, sabi ni Kristo, hindi pa ako nag-glorify eh. Kaya, ang ibig lang sabihin ni Jesus Christ, ikaw, Mary, sinisimbolize mo yung church? Ah, hindi yung nanay niya to, ha? Si Mary Magdalene, okay. Na kung saan pinalaya, kinastop yung seven demons sa kanya, parang yung church na saved by grace, by the power of God, or through Christ. So, pagkadakit sa langit ni Jesus Christ, doon siya mag-glorify, yung church kasi, na nilalarawan ni Mary, panlangit. So, hindi pa siya identified kay Jesus Christ at that point in time, na kung saan na-resurrect siya. So, po ang lesson, yung pag-touch, hindi doon sa resurrected state, kundi kapag katapos na ng ascended state, nandiyan yung Holy Spirit, doon palang pwedeng ipuin yung gospel. So, that's the lesson na makukuha natin kay Mary Magdalene. O, kaya yung paipo si Jesus Christ. Kasi hindi pa pwede na ma-identify sa kalagayang resurrection lang ni Kristo. Kasi ang church hindi pang resurrection. Yung mga audio, yung mga Old Testament saints, yan ang pwede na ma-identify sa resurrection. Kaya nga si Tomas, di ba, nagpahawak pa si Kristo, hindi na inantay. O, iwakan mo ito, ganyan. So, of course, maraming ibig sabihin yan. Pagdating sa evidentialism, empirical evidence, kung paano ka maniniwala kay Jesus Christ, mga early medieval, master nila yan, lalo na yung mga early Christians, na presko pa yung death, burial, resurrection, ascension, Pentecost ni Jesus Christ. Pero, ang karangko ng mga yun, o kaya ni Tomas, na kaya lang naniwala, ay kasi may evidence, ay yun eh, una yung mga Old Testament saints. Pangalawa, yung mga early Christians na kung saan, kitang-kita nila yung katotohanan, the best attested back in history, yung gospel, na napakapalad din nila. Pero higit na mas mapalad, yung mga last days, o tayo mga Kristiyano sa huling araw, kahit hindi natin nakita, and yet naniniwala tayo. Okay? So anong nilalarawan ni Tomas? Mga Old Testament saints. At saka yung mga early medieval Christian na mas mapalad tayo kaysa kanila kasi even though malayo na yung agwa, 2,000 years, naniwala pa rin tayo. Eh so, sabi nga ng Panginoon Jesus, nung tinatanong siya, sino ba yung kanang kamay mo? Sino ba yung ganyan? Si ganito ba? Anak ba rin ganito? No, sabi niya, sa ama lamang ang may prerogative, o ang ama lamang may prerogative para ilagay kung sino yung nasa kanang kamay ko at kaliwa. Ang tinutukoy niya, kaliwang kamay sila. Yung sinisimbolize ni Thomas. Ang kanang kamay, yung mga last days na nakikinig dito, na by grace through faith, naniwala o inipo yung gospel ni Jesus Christ na identify sila doon. Wala na sila sa daigdig, nasa langit sila. Kaya ito, ina-attest ng Ephesians 2:6, Colossians 3, o kaya ng tinatawag natin gospel mismo. Nasabi nga kanina, kinote mo doon sa witnessing nyo doon sa boardwalk, pero sa yung Romans 1:16 at pati yung 17, na yun lang kabuuan ng ano, ng buong Bible na kinokote ni Paul doon, yung sinabi niya sa Corinto, na ang gospel na tinutukoy niya, yun nga, yung lagi natin sinasabi, namatay ni Living, namoy mo galit, bakit sila si Kristo, babaeng Holy Spirit. At nakukuha yun, sabi niya, at pinamumuhay yun, di lang from starting until the finish line, no? Na kailangan magmula nung paniwalaan mo yan, during mo na talaga na wala ka na. At maglagay ka na ng epitapo, lapid na sa sarili mong dibdib. Dito ka namatay, ganitong araw, at ganito, ganyan-ganyan. Yun ang born of spirit. Di ba? Born of water, yung silang ka ng nanay mo, tatay mo, tao ka. Born of the spirit, silang ka ng
ng sa pamamagitan ng Espiritu, may bagong kalikasan, sinless human nature, at saka yung divine nature ng Holy Spirit na hindi lang kaya galing kay Kristo dyan, kundi galing sa Diyos Ama. So, yun. At kinoconclude ko lang yung usapan nyo kanina na nagsimula kayo doon sa witnessing nyo, preaching nyo, doon sa boardwalk, doon sa eternity past, natatalakan nyo mabuti yung kay Lucifer. Kaya doon, bakit nagkaroon ng good and evil, bakit nagkaroon ng fall, bakit nagkaroon ng chaotic, catastrophic events, hindi lang nung una magkasala si Lucifer at si Adan, kundi hanggang ngayon. At magkakaroon ng consummation niya pagdating ni Kristo, kaya nga yung mga tao ngayon nagagasa sa daigdig, lalo na yung mga Christian, pati yung mga kulto, nagpe-prepare na sa second coming ni Kristo. Pero tayo, ang pinagpe-prepare natin, rapture. Yung rapture. At ang parang sa rapture, para datang ang buhay, yung kalapatay ka na, nilibing, literal ha? At nabuhay ka magulit sa malangit, nandiyan ang Holy Spirit. Hindi lang ni Kristo, inulit-ulit ko, kundi ang Holy Spirit ng Diyos Ama, kamukha ito at parallel doon sa New Heaven and New Earth, at hindi yung Millennial Reign of Christ. Ang Millennial Reign of Christ, yan ang paradigm. Ng mga early medieval, tayo dapat hindi. Okay? Pero pagka pinamumay natin ngayon, pinapractice yung paradigm ng pang-early medieval, baka mamatay tayo, pero save. Oh, pero yung last days talagang ideal, which is palagi nating dinidin ngayon para may datna ng Panginoon Jesus na buhay na namatay na, pero pare kasi nandiyan ang Holy Spirit. May sinabi si Kristo, pagdating ko kaya dito sa lupa, pagbalik ulit, may datan na kaya akong faith? Oh, when the Son of Man comes, shall he find faith on earth? So ang negative, ang question negative, grammatically, ang answer, nag-imply na negative. So kaya almost wala. No? Ito yung dahilan, kaya tayo, pinipress natin to, ang expectation natin negative, pessimist, pero ang prayer natin, positive, optimist. Sana nga, lahat ng nakikinig ngayon, kabagan ng Diyos, no? Hindi dahil sa tayo nagpe-preach, no? Kundi ang Holy Spirit nandito pa rin at piniprepare niya yung mga dadatna ni Kristo na sana kahit katiting na pananampalataya, meron sila na nakapag-move ng mountains at kamay ng Diyos para isugo na niya si Kristo para kunin na tayo rito. At tapos, 7 years tribulation, at the end of it, second coming, tapos, destruction of the universe, new heaven and new earth, yun na yun dyan! Wala nang katapusan yun. Yun ang nawala ni Lucifer, yun ang na-miss ni Adam din, pero ngayon, not this time, no? Andun na yung ano, yung first Adam nag-fail, si Jesus Christ, second Adam, nagtagumpay naman, kaya lang yung kanyang gawain, pinagpapatuloy ng church, naalala ko lang, kaya ako minsan nagdududa ako, Lord, ba't ganito? Ba't kami lang yata ang sinasabihan mo lang ganito? At every time na ipipirma ko yung pangalan ko, nawawala yung duda ko. Kasi ang pinipirma ko diyan, ADM, sa lahat ng aking pirma, pati yung mga painting ko, Ad Mariano. Ito para na akong ano, para na akong kulto na nagkiklaim na sugo. Pero wag na. Ang sugo lang ang Diyos, sinugo lang ng Diyos, si Jesus Christ, sinugo ni Kristo, yung Holy Spirit. Diyan, sugo ka rin. Sugo lahat ng mga nakikinig dito na may Holy Spirit. Pero ako, palagay ko, kung nagdududa man ako nung araw, sabi ko nga sa Panginoon, nung maliit pa ako, Lord, huwag lang sa impyerno. Kahit tagawalis lang ako sa Pariso, ngayon, kampante na ako kasi nalaman ko na yung gospel, at tuwing ipipirma ko yung pangalan ko dyan, Ad M. Parang Ada. Ada. Okay? Oh. So, siguro, kung meron mang Persadam, si Adam, may second Adam, si Jesus Christ, ang third Adam ay lahat ng naniwala sa kanya nitong huling araw na to, na almost impossible na. Yung maintindihan ng gospel, maniwala dyan, nilakip ang sarili nila dyan, ituring na hindi sila tiga rito, tigalangin sila, at ang gawain lang dito, yung hindi ginawa ni Adan, ginawa ni Kristo, tinutuloy ng last Adam, yung last day church. O, meron kayong tanong? O, ang last Adam na sinasabi ko, yung last day church, na nalaman yung gospel sa kabila ng Laodicean complex o Babel, confusion of religion, languages, etc. Pero sa bag ng Diyos, naintindihan pa rin natin kahit papaano. At patuloy tayong matututo. Hanggat natututo tayo, lagi nating sasabihin ito sa buong daigdig. Salamat sa Diyos kahit na Satanas pa yung author ng lahat ng civilization na yan. Satan does things for evil, but God always meant things for good. Isa na yung YouTube, isa na yung internet, na kung saan alam naman natin ang origin yan, hindi sa Diyos. Bagamat ginamit ng Panginoon permissibly yung mga Christian, kaya lang yung civilization na nalikha ng mga tao kasama ng mga Christian, in-undermine yung Christianity, yung pure Christianity, at ang Christianity ay naging grave digger ng sarili niyang katawan. So, inanday lang, kaya sinasabi natin lagi dito, tayo by nature, desacralizer ngayon, kasi ang Panginoon nandito, pinapawalang alaga niya yan, at ang pinakamalaga lang, yung ginawa niya, magmula sa eternity past hanggang eternity future,
na ang nagiging sentro ngayon niya ay yung death, burial, resurrection, ascension ni Kristo, which is yung lang gospel talaga. O good news. Lahat bad news na. Amen? Amen. O yun, ilang minuto yun. Check mo dyan. May question ako dito. O sige, pwede pa siguro. Ilan dyan? Sige. Ilan na yun dyan? Binibilisan natin kasi yung tao walang tsaga sa maraming 20 minutes. 20 minutes, sige. Okay, question to, sige. Yung alibaw, kagaya niyan, yung mga nagpipredict. Like ito lang, itong past days lang na may nagpredict na November 17. Araw-araw meron yan rin, meron araw. Ano kung... Ang tawag ko dyan, signpost. Hindi rin sayang yan. So, tulad na sabi ko, na driver ka. Pagka naghahanap ka ng halimbawa, whatever, okay, may pangalim na darating, may mga kilometers o caution, yung mga signpost ng tao. So, yung mga yan, di rin sayang yan. Siyempre, sa labas, titingnan nila yan, parang false prophet, yung mga yan, ganyan. At ito, sayang sa Book of Peter, yung mga nagkukutsa, nag-escap, no? Yung mga scappers, nalilibag sa mga ganyan, hindi ko sinasabing tama sila, wala silang spirit. Automatic yun, walang spirit yung mga nalilibag. Yung mga nililibag, hindi ko sinasabi ngayon may spirit. Ang sinasabi ko lang, sila kapag nag-rapture ngayon, o kaya nagkaroon ng transformation ngayon, hindi rapture. 40 days, yung sinabi mo kanina, tama yon, parang si John, parang si Jesus Christ. Yung mga yan, sabik sa Panginoon, sa rapture, kung tayo ang unang i-transform after the resurrection, ako mismo, personally, pupuntaan ko yung mga yan, sasabihin ko yung gospel na pang-rapture, isasama ko yan. Okay, yan. So, yan ang pag-asa nila. Kahit ano pa relay niya. Kahit pa na relay niya. Basta papaliwanag ko sa kanya yung gospel. Kamukha lang ni Jonah sa Nineveh noong araw. Nagsisi ang buong karya ng Nineveh. Naligtas tuloy sila. This time, hindi naman siguro lahat. Yung lamang makatalagang sabag na yung Diyos. Kitang-kita yung puso nila. Talagang huwaw sila sa Diyos. Hindi lang nila alam yung gospel. For some reason or another, probably geographically, okay, hindi lang intindihan yung ating Tagalog dito. Bagamat may application na. Na from Tagalog to English, kaya tayo malakas ng loob na puro Tagalog, kasi nga binibigyan natin ng din yung supremacy ng mga Pilipino ngayon, tsaka ng Tagalog, kahit nasan sa lupalob ng daigdig kasama yung mga kasama natin Tagalog dito, dapat ipagmalaki nila yan in the name of the Lord. So, ang point, naalala ko na naman, no? Sabi ni Jesus Christ, nung tinanong siya, Brad, John, kailan ba magugunaw ang daigdig? When will be the end of the world? Sabi ni Jesus Christ, eto, hanya ang pakinggan nyo. And the gospel shall be preached, no? From Judea, Jerusalem, Judea, Samaria, and up to the uttermost part of the world. And then, the end shall come. So, ang naniniwala ko, kahit di natin i-preach ito, kahit hindi maintindihan ng mga Amerikano, mga ganito, ganyan, ng mga nasa abroad, darating ng Panginoon Jesus, no? Kasi nga yung gospel na i-preach na buong daigdig, lalo na ngayon, kalatang ang messages sa internet. At hindi pwedeng sabihin wala sa internet yung sinasabi natin, nandiyan na rin kasi binobroadcast natin. So wala nang reason ng mga tao sa buong daigdig para hindi paniwalaan. Kung naniniwala sila kay Jesus Christ, ang daigdig na to matatapos na. Okay? Kasi nandito na yung gospel. Nandito na sa uttermost part of the world. Nandito na sa Far East. Na kung saan, ang alam ko talaga, kung pag-aaralan mo lahat ng research ng mga Christian, ng lahat ng mga scholars sa buong daigdig, ang pinakadulo-dulo ng kanyang dadat ng gospel ay Pilipinas. Hindi dahil kulto tayo, kaya mga kung sino-sino ba nagkiklaim na sugo. Wala tayong kiniklaim na gano'n. Kaya lang, evidence says na talagang eto na yung last days kasi nalaman natin ang gospel, ang susunod na logical conclusion nito, end of the world. Pero bago yon 7 years. Tapos yung 7 years, wala na tayo dito. Bago yung 7 years, signing of peace treaty. Kung mayroong gap doon, kamukha na sabi ni Bill Salus, okay, whatever. Sabi nga ni Bill Rocha, ni Joel Richardson, kaya may gap kaya hindi, basta tumalaga, mararapture tayo. Wala na tayo doon sa tribulation period na yun, o kaya sa gap na yun. So, ang pinakamalaga yun, maghanda para sa pagdating ni Lord. Hindi yung mga patay, kasi mare-resurrect yan eh. Sigurado na yung mga yan, yung mga nasa in Christ. No? Yung mga buhay, kailangan yan, mag-prepare tayo mabuti, kasi may panahon pa para mag-save ng kayamanan sa langit, maturity, etc. Para aninin natin yon sa eternity at infinity ng karya ng Diyos. Ano pang tanong? Okay na po. Okay na? O sige, pwede na yun dyan. Mas maiksi, mas maganda.